May mga questions ako sa inyo. Ano na, ito na yung... Di ba, last time question is, why do you ride? Unahin natin to, maulit to eh. Kanina pa to eh. Kanina pa ako inaasar nito eh. Bukot ako. Tsaka pala si JP ng Gear Hub. Bukot ako na naman. Di mo daw pinipicture. Uy, may question ako. Anong motor mo? Yung motor mo ngayon? Super Tenere. Okay, di ba, dati why do you ride? Uh-oh. Ngayon, why is that your bike? Why? Why? Simple na sagot ko doon. Because I love Yamaha eh. Rebs your heart. Yamaha Rebs your heart. Yun lang talaga yun. Bro, yun lang. Wala nang ibang sagot. Pababay mo na lang, wala na kami episode. Hindi dahil mura mo nakuha. Huwag sabihin niya, brecho. Ah, talaga, yun lang. Oh. Ano na gusto mo sa kanya? Sa Tenere? Oo, oh, sa motor mo. Hindi, bukod sa adventure. Mura. Mura. Ano eh, maganda talaga eh. Wala mo masabi? Ay, ina ka pa, ulit mo eh. Kaya noon natin, Nudge, we'll go to you later. Sige. Kay Nudge na. Oh, next na natin. Ipaikot tayo, Ito. Ito, mayabang to. Mayabang yan, boss. Hindi lang natin siya na-vlog. Kasi nung araw na yon, may something yung cameraman namin. Mga 2 weeks na wala. May something eh. Kaya hindi namin na-vlog. Biglaan, nakalaya mo yun. Biglang umabsent. Ace na ace kami. Nag-release ng bagong unit si Daniel. Tapos wala, no? Hindi, ano motor mo ngayon? Versys 1000. Yun lang ba motor mo ngayon? Yun lang ba? Oo. Yun lang. Versys 1000 na Kawasaki. Okay, so why is that your bike? Kasi idol ko kasi si Nudge. Anything Kawasaki kasi Nudge Abdul na alala ko eh. Dito to bulletproof Kawasaki kasi. Bulletproof. Okay, may check engine na, 'di ba? Bakit may check engine ba? Malapit na. Hindi, joke lang. So yun lang, hindi dahil din maganda yung presyo ng bike. Uy, hindi ah, wala akong sinabing ganun. Pero thank you Jason ah, sa pagsama. Ganun din. Pagsama lang, sinamahan lang niya. Kasi matagal mo ng dream bike 'yan, 'di ba? Sabi ko noong una Ninja 1000, pero tumatanda tayo, yung likod masakit. So versus na. So, next tayo. Dito naman tayo kay Moto Bear. Si Moto Bear matagal-tagal na rin nagmo-motor. At saka medyo matagal na rin yung motor niya sa kanya. Kasi ito na medyo inaabala ka namin. Alam ko inaantok ka sa kabusugan. Yan, okay. Take 2. Anong motor mo ngayon, Moto Bear? Duyan. Duyan, oh, parang duyan ang motor mo. Duyan ang motor ko. Duyan. Di, sabihin mo na, seryoso. R1250 GS. Yan, R1250 na GS. Mga di nakakaalam, yan ang mga isa sa mga pinakamalupit na adventure bike. All-around adventure bike. Ika nga, parang pwede na maging duyan sa sobrang komportable niya. So, why is that your bike? Kasi, komportable siya. Yun, basically... Lang. Pwede siya mag-burger habang ano, nakapasok. Kayang-kaya kumain. Oo, ang daming features. Huwag yung gagawin yun, huwag kayong kakain habang nagmamotor. Pero, Biro, pero ginawa niya. Yun yung pinaka-komportable ng motor para sa akin. Pag sumasakay siya, nagiging sports eh. Oo nga. Pag sumasakay siya. Nagiging performance na, sports performance level. Eh. O yan. Masarap matulog pag naka-GS eh. Cruise control mo. Pukot sa pillion seat. Anong pinaka-nagusto? Yun ang pinaka-nagusto mo feature sa kanya. Yung talagang... Comfort, hands down, comfort. Okay. Thank you very much, JR, sa sagot mo. Yan. Dito na tayo sa aming presidente naman. Yan. Good morning, mga MNL. What up? Yan. So, Pao, anong motor mo ulit? BMW F900 R. Isa na naman, BMW. Bakit yun ang motor mo? Value for money. Ano yan sa feature niya na i-offer dun sa price point? Kung di ako nagkakamali, First big bike. Bakit nag-decide ka na yun ang maging first big bike mo? Ang dami ng option. Kasi ang dami niyang feature, tapos yung price niya okay lang. Para din sa na, feature pa. Niya. Uminin mo na. Yun lang yung budget. Idol ko si JR kasi yung budget. Yun lang yung budget. Tsaka yun lang yung budget ko. Ang F9 lang. Ano na gusto mo sa kanya? Ano? Yun nga. Cute. Features niya. Tapos ano? Naked, madaling dalhin, madaling isingit, ganyan. Parang Aerox lang. Oo, oh, kasi nanggaling ka sa Aerox eh. Ah, galing ang Aerox. So, isa ba to sa mga ma-advise mo sa mga taong gustong mag-big bike, nagko-consider mag-big bike? Huwag kayong ma-intimidate sa laki ng big bike kasi pag tama sa'yo yung big bike na binili mo, sok pa rin sa gamit mo yun. Eh, add ako dyan. Mahirap magharap ng big bike na maliit. Oo, pagkabot mo, okay yun. Okay, before we move to Henry. Ayan, yan. Dito tayo kay Mr. Jonathan Te, ang aking kapatid. Ano ulit motor mo? R90.
Ano yung question? Na BMW. So why is that your bike? Kasi gusto ko maging Tom Cruise. Pero nung binili ko, naging Tom Boots ako. Wala nang pangkain. Wala na ako pangkain. Kaya ngayon, for sale na siya. Baka may gustong bumili dyan. Magkano binibenta? Dahil nasa nabenta na by the time of posting eh. Tignan natin kung magkano mabenta. Basta hindi na ako Tom Goods pag nabenta yun. Okay, let's move on to, pasensya na, hindi tayo kompleto ngayon kahit na mandatory ride ito. Pero sa totoo lang, pito lang kaming nandito. Dami-dami namin. Yung nag-require sa amin at nag-imbita na mag-breakfast ride ngayong araw na to, siya ang wala. Eto siya. Namumukhaan nyo pa ba? Bagong ahit po siya. Yan, eto siya. May bagong jacket kasi. Ngayon, let's move on to our one of the fastest founders din to eh. Ito talaga yung nag-isip kung bakit mixed nuts, totoo lang. Pero iba ang tanong namin sa'yo ngayon. Anong motor mo, Henry? Na Suzuki Katana. Suzuki Katana, Japanese. Bakit ka nabili ng Suzuki Katana? Yan, bakit? Ah, kasi ano eh, iba siya eh. It's ano, meron siyang heritage. Meron siyang heritage. Kasi medyo, actually matagal na ang Suzuki Katana, di ba? Kailan unang lumabas? 1980s. 1964. 80s. 1980s. Ilang beses ka na panoor ng video ko sa Katana? Ako marami, 10, mga ganun. Inuulit ko lagi, sabi ko. Kaya nagtanong pa nga ako kay Gion, Gion, mahina ba talaga yung preno? Bakit nakatestay na siya? Oh, comment ni Nudge kasi sa video niya, the brakes is ano, not too strong. But for you, how do you find the brakes? Okay naman, kasi mabagal lang ako eh. So overall, bakit mo nga siya motor? Kasi ano, it's special eh. It's a special bike. Tsaka ano, medyo one of a kind. It's kinda rare. And rare. Yung performance levels and yung potential ng engine, no? Yes. Yun na napansin talaga namin dun sa bike na yun. So napakalungkot. Sleeper bike. Sleeper bike siya. Yes. And it's one of a kind. Wala kang nakikita. Pag nakakita nga ako ng Katana, automatic feeling ko ikaw na eh. Lalo na yung mga shots sa Marilaki. Photographer lagi doon. Ako natatag dun. Uy, si Boss Hank. Lagi ako yung isang... Sikat na pala to, boss eh. Oo, kasi parang siya lang yung may Katana eh. Ilan lang ata sila, konti lang. Siya, boss, siya lang yung may Katana na halos araw-araw umaapit. Yun. Ilang years na yung Katana mo? Ilang years? Mag-1 year pa lang sa March. Ilan na tinakbo ng Katana mo? 16,000. Malupit pa sa kotse namin. 16,000. Pinamamalay ka rin. Nag-Philippine loop ka ba? Hindi. Okay, and then let's move on to our senior group member. Joke lang. Just kidding. One of the veterans when it comes to riding motorcycles. Been riding for more than 20 years now. Tama? More than 20 years now. So, 2 decades of riding experience. Half of his life, nagra-ride na siya. 21 years of riding experience. Nudge Abdul, the famous vlogger. Yeah. Hindi ako famous. Sakto lang. Oo, sakto. Nudge, what's your bike now? Multistrada V4. Ducati Multistrada V4. The new one? The latest one. Why is that your bike? Because that is a sport adventure bike that is produced 170 horsepower. So that is one of the fastest. Kayo ba alam niyo yung horsepower ng mga motor niyo? 74 on the wheel. most of the adventure bikes, as you know, JR mentioned that, you know, sobrang comfort. When it comes to, you know, the power, Ducati produced the best. And that is the best adventure bike. What? How much is the V4 right now? V4, the one like yours. The base model almost, if you full setup everything, it's almost 1.8 million. 1.8 million. So yeah. For you, JR, magkano ang GS ngayon? Na ano lang ha, yung DGSA, GS ng R1. 1.6. So 200,000 difference. Yeah. That 200,000, you get a V4 engine and it's produced 170 horsepower. If you put Akrapovic na Ducati Performance exhaust, you will get 12 horsepower extra. So 180 horsepower. So pagdating sa horsepower, no doubt talagang iba yung performance. Iba yung is the pricing, the 1.8 million, is it worth it for you? Yeah, whoever buying the Ducati yung V4, it's worth it because every electronic things are there, all the safety features are there. Even you brake, most of the time what we noticed, when you brake on the corner, you know the bike will throw you out. But here is, cornering ABS is there, even you brake on the corner, nothing will happen. It's like a sports bike, basically. Yeah. Na tourer. Yeah.
And you've been to a lot of places now with this bike. Yes, no? I did a Philippine tour for 30 days. I have been to so many places in the Philippines, Visayas, Mindanao, Negros. So hintayin nyo na lang guys, I will be back in 2 months. So probably I will be bringing one of his brand. And hintayin nyo na lang guys. Danya na lang, something is coming up soon in Manila, and it's going to be something very very exclusive, and you will be seeing us riding his brand. And danya na lang, that is a surprise lang guys. Spoil na si Nudge sa surprise. Yeah, surprise lang. Hindi kami sabi ng ano yung anong brand. Anyway, I was parang ano, medyo lately natutuwa din ako kasi before when you say a high performance na something car or motor, it's usually not reliable and not as capable. Now may mga bagay na kotse, may motor na can produce high amounts of horsepower na at the same time very reliable and very capable. Very reliable and safe. So nakakatawa. You just have to pay 1.8 million. Yeah. But you get everything what you look for. Everything is there. Your comfort is there. The bike is so light, and you know, you get proper safety. Mm-hmm. Everything. When you pay 1.8 million, everything is there. And not only that, it's a good brand, Ducati. Diba? Yeah, Ducati is. Pag sinabing Ducati. Yeah. Number one. Yun na. Tapos na. End of discussion. Ano motor mo? Ducati. Di mo na kailangan sabihin sa tao kung anong Ducati dala mo. Eh. Oh. Sabi mo lang na Ducati ako. Eh. So ngayon guys, the new bike with me is Ducati Multistrada V4, which most of you saw in my blog, and so many of them meet that bike in the Philippines. Yeah, because I was roaming around. So I think I met almost 5,000 of you. Yeah. And congrats to your trip. And yeah, also congrats, I know when you came back, sold out na yung model na yun, no? Yeah. Ducati, thank you for your all support. Thank you. I want to say this one also, Ducati Manila, Ducati Philippines, Jason is planning for something, and that also secret. Patay tayo dyan! Patay tayo dyan, grabe pressure. Okay, thank you guys, thank you. Tanong sa'yo. So guys, all the time, he's the one who's asking the question. This is my chance to ask him questions. Ikaw, anong motor mo ngayon? Yung motor kong dala ngayon is dala. Hindi dala, anong bagong motor mo? Bago, yun ang talong ko, di ba? I don't have anything new right now. No, we don't have anything new. What the latest one you bought? The MV Agusta. MV Agusta. Brutale. MV Agusta Brutale 1000 RRR. Why? And why you choose the MV Agusta? It's actually a hard question to answer, Nudge. Kasi it's para siyang crush na motor. You know when you see beautiful girl, diba? No, me, I am out of that one, you know? I know. Yeah, remember, remember those days na when you see a beautiful girl, crush mo, you just wanna talk to her, diba? Parang ganun na feeling. So, I got that feeling when I first saw the bike sa showroom. It was, for me, one of the most beautiful bikes I've ever seen. And the performance na I'm looking for a bike is nandun. Kahit pa paano. So that's why medyo na nag-gear towards akong, nag-consider ko siya as one of my options pagdating sa bikes. What do you feel now about the bike? Are you happy with the bike? And how's the performance? What do you expect from the bike? Nudge, ako, sa totoo lang. Of course, I'm the owner. So of course, I would say na I'm honestly happy with the bike. For some reason, I was expecting something to go wrong. Something might mag-check engine, something might get in trouble or what. In the past months na I've been riding it hard, you know. Pag nagra-ride tayo talaga, nothing goes wrong. So for me, and yun na nga, thankfully when I go for service or what, they take care of me. So I'm really happy about their after sales. So yun. Actually guys, MV Agusta is one of the best craftsmanship bike. So whenever they are making the bikes, any bikes they make, for the F4, there is MV Agusta F4, the design took 3 years. 3 years just for the design, for the fairings and everything. So same like RR also. They spend so much of time to make that design, and the craftsmanship is grabbing crazy. Yeah. Amazing, amazing designs they make. But and he's happy, and I try the bike. It's a good bike. Okay. To be honest, I've never reviewed the bike on our channel. Pero I know some things that I don't like about it. You want me to tell it now? One thing I don't like about the bike is yung mga buttons niya, yung feel ng buttons, mga switch, it feels cheap. It doesn't feel like you paid 2 million for that bike. Kasi parang yung mga Japanese bikes, you know naman, Japanese bikes are mass produced. That's why their components are parang mas matigas, mas less plasticky feeling kahit na plastic din. So that's my only that's my only complaint. Okay. So guys, hintayin nyo na lang. One of these days I will be getting that bike and review it for you, because
The thing is, I didn't review the MV Agusta in my channel. You can see all the brands I reviewed. I didn't review the MV Agusta. I will get the MV Agusta from Boss Jason and I will review it for you. And what are the things, you know, what I feel, my impression, I will give it to you guys. Yun! Yeah. Maganda yun. Yeah. Get it. Thanks, from brother. A professional. So anyway, that ends our episode. Sana nagustuhan nyo kasi di kami kompleto. And hopefully, na-answer namin yung mga questions kung bakit yun ang mga motor namin dito sa Mixnuts.